Magandang hapon po, Determination. Ginawa na natin to yung vlog 2 years ago. 2 years ago. Ito yung kasalukuyang project na nagkataon dumating yung pandemya. So natenga lang to guys dahil nga sa pandemya and po yung overall view niya. So yung building na yan ay yan po yung operador office. Yung lagusan na to guys ay ito na yung papuntang Mega World. Hindi pa siya fully cemented. Yun na yung overall view po niya. Fence na yan. And doon na. Lagos na doon papuntang Mega World Boulevard. From Mega World Boulevard, condo unit na yan. Sa baba niyan guys, yan po yung Esplanade. And ito yung Sunset Boulevard. And yun nga kanina guys, nakita natin matapos by January 2024. And yun nga, nakikita mo rin yung overall. July na tayo ngayon. Dadaanan na siya, hindi ka makakalag or makakatawid dahil nga ay meron pa siyang concrete wall at the moment. Yun guys, ito yung palibot niya. At saka paligid ng Sunset Boulevard natin. So ina-update natin kayo guys sa Determination Channel, no? At least nakikita nyo yung posibleng pagbabago, posibleng kakaroon ng development sa lugar na to. So yun guys, ikutin na natin at saka puntahan na natin kung saan tayo kanina pumasok. So dito tayo nagsimula, Sunset Boulevard, para at least makita na natin yung full overview niya. And kung sakali na matapos to ay ganito ng development sa lugar na to. So yun, Determination, samahan nyo ako, napuntahan natin yung entrada at saka para makita na rin natin at saka ma-update din natin kayo kung ano na po yung mga nang dito sa Iloilo City. So yun guys, samahan nyo ako, huwag kayong bibitaw. So yun na guys, sa Determination, no, babalik na tayo kung saan tayo kanina pumasok. And alam nyo naman siguro kung anong condo unit yan. And andito tayo guys sa barangay Tabukan, Mandurriao. Ngayong itsura ng Sunset Boulevard natin sa kasalukuyan. Today guys is July 2023 and yun, kung mapapansin nyo yung gaano siya kalapad at saka kaganda dahil nga yun, ilog na yan guys, so ilog na. And may mga portion na guys sa nakita ko kanina papapasok na sementado siya and ito na nga yung remaining niya na daanan. And yung dadaanan to posible na siyang siguro, no? Ako gusto ko talaga matapos to dahil nga sa development nangyayari dito sa area na to, no? And yun, nagpapasalamat nga ako Determination sa mga sumusuporta sa akin at saka tumatangkilik sa YouTube channel natin at saka sa Facebook page natin. And yun, huli guys ay matapos to dahil nga sa sobrang ganda ng location naman ito, no? Tapos sa madadaanan pa ng sasakyan. So malaking bagay talaga to at saka ginhawa sa mga commuters na malabas ng papuntang Uton at saka ginagamit yung C1. Kasi nga guys, yung C1 dito sa amin sa Iloilo ay malaking pakinabang siya in terms of traffic. Kasi nga pag pupunta ka ng Haro, hindi mo na kailangan dumaan pa ng C1. Yung project na to guys, yung Sunset Boulevard ay inaisahan na matapos by January 2024. Ito na guys, oh, may portion na dito na kung saan ay semento na siya, no? Sinisemento na nila and meron din na daraanan dito na kung saan ay binabago pa saka inaayos yung mga workers natin.
So nababago talaga yung isang location sa saka area. Pero ito guys, pakita ko lang sa inyo yung view pala dito kanina. Ayan. Yan yung Mega World Corporation and ito yung Atria. So doon tayo kanina nagpumasok, nag-stop I mean. And yung Atria na yan, tapos doon yung dulo is SM City and this one is Mega World Boulevard. So yun yung Marriott. Yan. Ganun yung itsura niya dito. And you know, meron na nga concreted na yung ibang portion niya. And sa palibot niya guys ay inaano pa, ina-update pa at saka inaayos pa siguro. Yung mga konting adjustments pa siguro dyan. But ito na guys, sa kagandahan dito no, ay mapapansin nyo meron tayong ilog dyan. Yun guys, yun nga dahil nga sa pandemya no, ay natingga siya ng konti lang naman. But yun nga, before nung nag-vlog ako dito, I was very excited dahil nga hanggang dun lang yun guys oh. And wala pa talagang konkretong plano kung hanggang kailan. At saka hindi natin nakikita kung hanggang saan siya, hanggang saan yung proyekto na to. And yun, nagpapasalamat tayo dahil nakapasok tayo dito sa loob nila. Hindi nila ina-allowed pag hindi empleyado. Pero yun, at least guys, determination, nabigyan tayo ng pagkakataon na makita to myself. And ang sa akin lang kasi guys, pag nagkakaroon ng road networks ay mapalad guys yung mga taga rito no, dahil nga yung lupain nila ay madedevelop, yung area nila ay magkakaroon na ng progress. At the same time, magkakaroon na rin ng tourism activities dito dahil pwedeng at saka posible guys na ano no, posible na magamit yung ilog na to for recreational activities like pangkaa or anything. Ito na yung last na vlog tayo, hanggang dito lang tayo dahil nga ilog pa to eh and wala pang access. Okay, at nandito ko lang ako. So ngayon dahil updated na yung lugar and mapapansin nyo almost yung pamumuhay dito ay palaisdaan at saka asinan na rin at the same time. Ganda. Mabuhay yung ano, yung nagplano nito. And malaking tulong to sa turismo dito sa Iloilo City. Yan nga na bakit nabanggit na Sunset Boulevard, kasi nga doon nagsiset guys yung ano, yung araw. Shoutout sa mga workers na nandito. Dati guys, yung binibenta sila dito mga alimango. So, nadadaanan ko pa. Pero na ibang portion dito na kung saan ay konkreto. Ito na secondary na concrete line ng nagawa nila. So, yun. Malapit na tayo doon sa Sooksi 1. And ito na. Mayroon na nga semento dito na portion. Pero kalahati pa lang. But I suggest siguro guys, gagawin nila itong 4 lanes kasi nga sa sobrang lawak at saka sa sobrang lapad ng daanan na nagawa nila. So nagka yan, meron pa yan dalawa siguro dito kasi 4 lanes na yan. Nakakatuwa no, dahil nga may mga ganito yung ginagawa dito sa Iloilo City na access road network muna bago yung development ng isang lugar. Kasi nga mahirap na guys mag gawa ng isang development kung hindi muna inuuna yung road networks. Sa tingin nyo, di ba? Mga determination kung tama ba yung isip ko na or suggestions ko na ito yung mga unang dapat ginagawa ng isang syudad. I-develop muna yung road networks, secondary na lang yung development sa paligid. Yan. So yun determination and yun. Yan na yung pinaka last na ano na
concreted na nagawa nila dito. So this is July 2023, guys. And yun, mayroon na tayong update sa inyo dito sa Iloilo Sunset Boulevard. Yan. Saan matatagpuan dito yan, sa boundary ng Arevalo at saka Molo connected. Yan. Ito na ang pinakalas muna. And yan, andyan na tayo sa C1. So yun, maraming salamat guys. And hopefully na-update natin kayo, no, sa Sunset Boulevard dito sa Iloilo City. And yun, dahil nga sa tagal na natin hindi nagpa-vlog, at least importante ay nagkakaroon na tayo ng bagay. And ito na yung umpisa natin sa pag-update. So ito nga guys, so bakit napansin nyo medyo malapad siya? Dahil nga yun, nag-umpisa kasi ito ng ano eh, ayan o, 2023. So yun, nabago na nila. So yung total project cost guys is 94,269,000. Yan. Completion date January 17, 24, inumpisahan ng April 16. Yung ngalan ng proyekto na to guys ay we are all familiar with the Sunset Boulevard. Pero specific name niya is Iloilo River North Bank. Yun yung sa kabila guys is tawid na tayo doon ng uton. And so yun guys, maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw. Thank you po sa followers at saka subscribers din natin. Maraming salamat po sa pagtiwala. Share niyo po yung ano natin. So ito yung ilog. Maraming salamat, determination, and God bless you all. Thank you so much. Bye-bye!